It's Tuesday na naman at wala tayong ganap ngayon. Dito lang kami sa bahay, maglilinis at maglalaro. Magsusunog pala kami ng papel at mga karton. Umaapaw na kasi ang recycling bin namin. Dito lang pala namin ito sinusunog sa likod ng aming garden. Bayan, kitang kita na tambak na tambak na at sobrang lamig pa ng panahon, 12 degrees lang naman yung temperature. Eh masarap magsunog pag ganitong malamig kasi naiinitan yung katawan mo. Kaya lang tilitingnan ko baka may sinampay yung mga kapitbahay ko at ako ay mapagalitan. So pagkatapos naming magsunog ay nagpunta kami dito sa harapan ng aming bahay para makapaglaro ang aking mga anak. Ito talagang maganda kapag meron kang malaking space sa labas ng bahay nyo. Nalalagyan mo ng laruan para naman pag nainip yung mga anak mo sa loob ng bahay ay pwede silang lumabas at maglaro dito. Talagang pinaka the best kapag naglalaro ako sa mga anak ko para rin ako naging bata ulit. Ito din maganda kapag maraming anak mo. Naglalaro sila sa isa't isa, minsan naman nagpapatayan. So ayan si Sayla, sinubukan nyo yung ating monkey bar. Katapos naming maglaro ay nagwalis ako sa mga dahon. Ang dami-dami na kasing dahon na nahuhulog galing sa aming cherry tree. Wala ko na naglilinis yung mga anak ko naman busy sa pagpamitas ng mga bulaklak. Yung pinakamahirap kapag winter dito sa New Zealand, naglalaglagan yung mga dahon. Katapos naming maglinis ay pumasok kami sa loob. Gagawa kami ng chocolate crinkles. Ito nga pala ang ingredients na gagamitin natin. Simpleng-simple lang naman, ito lang naman ang kakainangan natin sa pagbe-bake ngayong araw na ito. Flour, baking powder, salt, sugar, oil, cocoa powder, white sugar, eggs, vanilla essence. Where you going? Good boy. Good girl. Georgia. Put the brown sugar, love. Hi! Inalo lang pala natin together yung cocoa powder, brown sugar, white sugar, at yung oil. I'm doing the egg. Not yet. Which one is Yana? Mix lang natin together hanggang sa maghalo-halo yung mga ingredients. Yun naman ay bibiyakin na natin ang itlog at ihahalo na natin ito sa ibang ingredients. Gagamit nga pala tayo ng electric mixer para mahalo ng maigi yung ating itlog at saka yung mga ibang ingredients. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon vanilla extract. Pagkatapos naman ay ilalagay natin ang ating flour, baking powder, at saka yung asin. Kailangan din natin itong i-sift together. Yung napaka-helpful ng mga anak ko, no? Tumutulong talaga sila sa akin. Kahit na medyo mas ginagawa nila itong mas makalat, pero okay lang, natututo naman sila. So ihalo lang natin ito ng maigi yung harina, tsaka yung baking powder at tsaka yung asin. Yung medyo sticky pala yung dough kaya medyo nahirapan ako sa paghalo-halo. At ayan si Silas na lungkot at gusto niyang kainin yung dough, hindi pa naman luto. Tusan ko pala yung mga anak ko na magligpit ng mga pinggan at tsaka mga bowl at ilagay sa lababo. Yeah, what's that one? Cocoa? I'm boring. And this one is pea? That's cocoa? I'm boring. And this one is sugar? I'm boring. Why? He wants to eat something. Won't he bring us many chippies? Just three chippies. Okay, so we'll let it rest for 4 hours in the fridge. Ilalagay pala natin ito sa fridge ng 4 hours para mag-rest. Pagkatapos ng 4 na oras, ay ready na siya gawing bula-bula. Crinkles, it's not much, but oh well, we'll try this recipe. Ayan na yung ating crinkles. Size it down, please. What? Sit down. Okay, we're gonna roll it. And try it. You didn't. This you can see, no? Now we're gonna put it like that. I'm gonna roll it in there. I wanna try that. So you roll that. I want it. It's okay. One. No. Want me the bowl, please? What? So yan ang bula-bula natin at papaligid lang natin ito sa ating icing sugar. Alam nyo, dito sa New Zealand, no, napaka-popular talaga ng baking. At kahit pag nasa school na yung mga anak mo, meron silang baking day na magbebenta sila ng mga bake nila ng mga cookies or mga cakes.
nagawa nila itong fundraising. So nag-i-enjoy pala yung mga anak ko sa pagkakain din ng icing sugar. Nasarapan sila kasi matamis nga kasi sugar nga. Hindi ko namamalayan, kamay nila, dinidilaan pala nila tapos nagro-roll sila ng bulubula na crinkles. Pero okay lang, sila lang din naman ang kakain itong binake namin. Okay! Yummy. Just no help, little. So, ito na ating... So, yummy, Dad. So, ayun na, ready na ating crinkles para i-bake. At si Ariana at si Silas ang maglalagay sa oven. Don't eat it, Georgia. It's hot, okay? Mommy will do it. Come here. Okay, we'll wait for 10 minutes. Walang naghihintay kaming maluto, naglilinis yung mga anak ko at nagpupunas ng lamesa. Si Ariana pala ito na napakasipag at si Silas ang nagmamap sa floor. While si Georgian naman ang nagwawalis. O diba, teamwork ang family. Pagkatapos ng 10 minutes, ay ready na ang ating chocolate crinkles. Ayan na, lutong-luto na siya! Gotta sit down. Sayawan muna natin bago natin i-serve sa mga guests. Mom, put it here. Put it. I want to eat it. I want to eat a bullet. Give me it back. Mommy, you try some? Eat. Excuse me, sir, Monsieur. There you go. Who wants to try? It's hot. I thank you. You wanna try this one smaller? Yeah, I want a big one. A smaller only because it's much more. I still like. I want smaller. Is it hot? What's broken? It's so yummy. This one. So yummy. You like it? Yummy, mommy. You try it now. Mommy, you try the big one. You like chocolate crinkles? Yeah. Yummy. Mommy will try too. Oh wow, look at that. Wow. Look. Delicious. Ayan ang ating chocolate crinkles at ang sarap talaga at napaka lambot. Maganda talaga ang recipe na nakuha ko today galing sa YouTube. Kahit yung mga anak ko nagustuhan talaga nila. Ako din, nasarapan. Wala pala si Mister kasi may work pa siya. So mamaya ko pa siya patitikimin. Who loves chocolate crinkles? Mister! So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo sa ating baking day today at sa susunod naman na vlog. Bye!